Hello, magandang araw sa ating lahat dyan. Ngayon, papakita ko sa inyo paano mag-refer ng throttle pedal position sensor. Ito yun. Ng Hilux Toyota. Ang cost nito kasi, delay siya. Pag once napakan mo, delay ang acceleration. Late. Matagal ang response. Ganun. Tapos pinalitan ito, kaya delay siya kasi may fault call din to throttle position sensor. Yan, nagkaroon ng problema siya dahil dito malaki ang plate. Yan o. Ngayon bubuksan ko at ipakita ko sa inyo kung pwede ba ba ito refer. Fault code nito P2122 delay throttle position sensor pedal. Kaya nga chine-check natin. Bubuksan ko muna para ipakita ko sa inyo kung po pwede siya i-refer o hindi. Pero ito po pwede. Then bukas na siya, sikutin mo lang. Yan. Ito po yung saksakan niya. Yan. Saksakan niya. Ito yun ang ano. Ito coil dito. Ito ang magnetic coil. Kumbaga bakal. Okay. Ngayon, tanggalin ko. Ito ang spring. Spring. Yan. Ganun lang yun. Tanggalin mo. Yan. Kote. Ito yung spring niya. Ito yun ang lahat. Yan. Ito yung mga lock niya. Tanggalin mo lang. Yan. Tanggal na siya lahat. Mga parts niya. Ito. Yan. Anim na wire. Tapos ito hold housing, ito magnetic para dito yan, ah dito yan. Okay, stopper, spring stopper, spring. Okay, ang re-refer nito, tanggalin nyo lang to. Ito bushing, ipakita ko sa inyo, tanggalin ko muna. Mas tanggalin yan, tanggal na. Ito yung ito lang ang papalitan nyo. Ito plastic, dito may lamat na siya. Sure, hindi makita. Papakita ko ulit. Ito ang papagawa kayo ng bushing, plastic bushing. Dito may kayod. Manipis na siya. Samantalang dito, kabila, wala siyang kayod. Yan, di ba? Wala siyang kayod. Pagawa lang kayo nito para mawala ang pli. Okay? Tapos ito naman ang isa. Ang tama naman nito, yan, dito, kaunti lang. Dito naman sa tagiliran, ang tama. Yan. Yan. Ito, papagawa lang kayo nito. Kaya naman gawin ito eh. Kailangan yung pariho ang sukat, ang nipis dito, sukat dito, at pati dito. Yan, kayang-kaya yan. Ito, kasi ganito kasi yan. Ito magnetic. Ah, ito coil niya. Ito ang nagre-read sa mga nagre-read signal. Ito, bakal.
ito bakal, ito nakakadikit dyan dyan. Ayan, ayan, ganun style siya. Pag turning, ganun lang yan. Ital na sa pag ito dito, mayroon siyang magnetic winding, may magnetic winding. Pag once nag-turning siya, kung ano posisyon, ganun, hindi siya gaano ni mababasa, pero mawawala siya ba? Ma-interrupt siya. Kasi malaki ang play. Ganun siya. Kaya nagkaroon ng lamat dahil dito sa spring. Matigas kasi masyado ang spring. Oh, talagang ganun yun. Yan, ito lang kailangan mo bay, mga busing. Oh, re-refer. Pagawa lang kayo nito. Kayang-kaya ito sa engineering plastic bushing. Pagawa kayo nito, dapat pareho ang kapal. Okay. Tapos, i-assemble na natin. Ganito lang pag-assemble, oh. Madali lang. Diba? Ito, walang electronic. Oh, yan lang, oh. Ito, ganun lang. Tingnan mo ba yun? Yan, okay. Sunod. Oh, diba? Magnet, magnetic siya. Ito, dito siya. Tapos ito, sundin ko na ito. Ito ang guide. Yan. Diba? Oh. Yan lang. Tapos ito ang spacer, washer niya. Yan lang guys. Tapos ito para dito. Ito muna ikakabit natin. Ito, malaki plate na to ah. Spring, kabit na spring, ganun lang, ingat lang na hindi kayo matatalsikan. Kasi pag natalsikan kayo nito, bubulag lang kayo. Ayan na, ganun lang siya. Tapos ito, sabi ko yan, yung plastic na yan, bushing, that's it. Lagyan ng tornilyo. Ayan. Kita na maigi. Yan. Ito na siya. Oh. Ito ay throttle pedal position sensor to sa Hilux Toyota 2017 model. Ito yun. Pareho lang yun sila sa Fortuner. Ah, yan. You know, meron siyang play. Pag mapalitan na yung bushing na yun, maaaring mawawala na ang fault nyo at hindi na siya delay. Pag apa kasi nito, apag na konti, parang hinahabol siya, ngang ganon, huli ang response niya. Kasi mayroon siyang play, gumagano siya, ganon, may play. Palitan ng busing, okay na siya. Okay guys, dito nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe my YouTube channel. Thank you.